ang magkakaibigang sila Justin, Raymond, Gray, Lalaine, Micaela at Marie Chris ay naisipang mag-camping sa isang sikat na bundok na kung tawagin ay Bundok Makisig na matatagpuan sa isang malayong probinsya. Kahit pa maraming haka-haka ang kumakalat na merong mga aswang, maligno at kung ano-ano pa ang mga namumuhay sa lugar na iyon. Subalit sa halip na matakot ay lalong nagkaroon ng interes ang grupo na pinapangunahan ni Justin. Siya kasi ang mahilig magplano ng kanilang mga gagawin. Siya rin ang pasimuno kapag merong mga outing ang barkada. Ano guys, di ba kayo doon sa sinadyas kong lugar? Wika ni Justin sa barkada. Hindi ba maraming usap-usapan na merong mga kakaibang nila lang ang namumuhay doon? Sagot naman ni Micaela kay Justin. Nako Micaela, huwag ka ngang nagpapaniwala sa mga haka-haka. Hindi naman totoo yun, walang mga patunay. Sagot naman ni Raymond sa sinabi ni Micaela. Hay nako Raymond, mapa may patunay o wala, hindi naman siguro masama kung maniniwala tayo, di ba? Sagot naman muli ni Micaela. Ey, baka magkainitan na naman kayo ha, tara na at magmeryenda na lang muna tayo. Singit naman nila Lane habang bitbit ang tatlong bote ng soft drinks at dalawang kahon ng pizza. Yun naman pala eh, akala ko ba naman sa susunod na linggo pa dadating yung pinabili namin sa inyo. Wika naman ni Gray. Hoy, anong akala mo sa amin ni Marie Chris makupad? Pataray naman na sagot nila Lane. Bakit? Hindi ba? Natatawang sagot naman ni Gray. Nagpatuloy ang kwentuhan nila habang kumakain. Siya nga pala, seryoso, ano, Gina ba tayo doon? Doon sa sinadyas ko, para maisit na natin yung oras at yung araw kung kailan tayo pupunta. Seryosong wika ni Justin. Nagsipagsang-ayon naman ang halos lahat sa kanila, maliban kay Micaela. Bakit naman be, ayaw mo doon sa sinadyas ni Justin? Tanong ni Marie Chris. Natatakot kasi siya sa mga kwentong bayan patungkol doon sa lugar na tinutukoy ni Justin. Eh mga walang kwentang haka-haka lang naman iyon ng mga taong bayan na wala namang naging patunay. Sagot naman ni Raymond sa tanong ni Marie Chris. Hay nako Micaela, ayaw mo nun mapapatunayan natin sa mga sarili natin kung totoo ba o hindi yung mga kwento patungkol doon sa lugar? Singit naman nila Lane. Ay, wala naman akong magagawa kung sakaling doon nyo talaga gusto eh. Sagot naman muli ni Micaela. Matapos mapagkasunduan, nagbigay na sila ng oras at araw kung kailan sila pupunta doon at uuwi. Napag-usapan nila na sa darating na Biyernes na sila aalis at kinaumagahan sila ng Lunes uuwi nang sa gayon ay masulit naman nila yung inilaan nilang bakasyon. Naging mabilis ang paglipas ng araw dahil naging busy din naman sila sa kanya-kanya nilang ginagawa, lalo na at kasabay noon ang paghahanda nila sa kanilang plano. Araw ng Biyernes, maaga pa lang ay magkakasama na ang magkakaibigan dahil napagkasunduan nila na sa bahay na nila Justin gawin ang lahat. Hapon na ng araw na iyon sila umalis gamit ang sasakyan ni Justin. Mahaba-haba ang biyahe natin ah, walang susuka sa inyo. Wika ni Gray. Hoy, sino namang susuka? Ano tayo mga bata, baliw ka talaga. Sagot naman nila Lane. Mabilis ang naging biyahe nila dahil na din sa wala namang masyadong traffic. Bukod pa doon, tulog ang karamihan sa grupo. Tanging si Justin at Raymond lamang ang gising dahil silang dalawa ang nagmamaneho. Ilang oras pa ang lumipas, may nadaanan silang maliit na bayan. Sinamantala na nila ito para mag-stop over. Yun, sa wakas, makakatapak na muli sa lupa. Pabirong wika ni Gray. Akala mo naman sa eroplano ka sumakay. Sagot naman nila Lane. Ikaw Lane, lagi mo akong binabara. May gusto ka sa akin oh. Wika muli ni Gray. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo, no?
Medyo inis na sagot nila Lane sa sinabi ni Gray. Hoy, kakaganyan nyo ha? Baka kayong dalawa talaga ni Gray ang magkatuluyan. Singit naman ni Micaela na nagpatawa naman sa lahat. Natigil na lamang ang masaya nilang kwentuhan at asaran nang mapansin nila ang nakatayong babae sa kanilang harapan. Ay, nakakagulat ka naman ate, bigla-bigla kang sumusulpot. Wika ni Micaela. Bakit kayo andito? Anong ginagawa niyo dito? Wika ng babae sa kanilang harapan. Ah, kasi po ate, papunta po kami sa bundok ng Makisig. Malapit na po ba dito yon? Sagot naman ni Marie Chris. Anong gagawin niyo sa bundok na iyon? Alam niyo ba na mayroong mga sabi-sabi na ang lahat ng nagpupunta sa bundok na iyon ay hindi na nakakabalik pa? Sagot naman muli noong babae. Meron na po bang patunay doon sa mga sabi-sabing iyon? Curious na tanong ni Micaela. Marami na iha, kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang ituloy ang pagpunta doon, baka ikapahamak nyo pa. Sagot muli noong babae sa kanila. Ate, hindi naman po pinagbabawal ang pagpunta doon, di ba? Sagot naman ni Justine sa usapan ng mga babae. Napatingin ang babae kay Justine bago ito sumagot sa kanya. Oo naman, hindi ipinagbabawal. Kaya nasa sa inyo pa din kung tutuloy kayo o hindi. Teka, madilim na masyado dito sa labas. Baka gusto nyong pumasok na muna sa loob ng bahay. Masyado na ding delikado dyan sa labas. Ipagpabukas nyo na lang ang inyong biyahe. Sinang-ayunan naman ng grupo ang pang-anyaya noong babae. Inayos nila ang kanilang mga gamit at sabay-sabay na sumunod sa babaeng kausap nila. Nang makapasok sila sa bahay ay kanya-kanya na silang upo sa mga bakanting upuan. Matanong ko lang ate, ikaw lang ba ang mag-isa dito sa bahay? Tanong ni Gray. Meron. Siguro malapit na din makauwi ang asawa ko galing sa kanyang trabaho. Sagot naman ng babae. Ilang sandali lang ang lumipas at dumating na nga ang isang may edad na lalaki. Mahal, andito na ako. Anong? Biglang napahinto sa pagsasalita ang lalaki matapos niyang makakita ng ilang kabataan na nasa loob ng kanyang pamamahay. Inilibot niya ang kanyang paningin na tila ba ay kinikilatis nito ang bawat isang individual na nasa kanyang harapan. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo sa istorbo ah. Kung maaari po sana ay dito muna kami magpapalipas kahit ngayong gabi lang po. Pagbasag ni Gray sa namuong katahimikan. Siya nga naman po, pero kung hindi po kayo papayag, babalik na lang po kami sa aming sasakyan at doon na lamang mamamalagi. Dugtong naman ni Marie Chris. Siya nga naman mahal, baka maaari na dito muna sila. Alam mo naman na delikado na sa labas ng mga ganitong oras, di ba? Wika naman ng babae. Yun na nga eh. Alam mong delikado. At isa pa, mamaya isa sila sa mga... Hindi na naituloy pa ng lalaki ang kanyang sasabihin matapos siyang pigilan ng babae. Mahal, hindi naman siguro. Tsaka alam naman natin kung nililinlang lang talaga nila tayo. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki sa tinura ng kanyang asawa. Nagtataka naman ang grupo nila Justine patungkol doon sa pinag-uusapan ng mag-asawa. Alam nila na merong kakaiba sa lugar na iyon, kaya minabuti nila na maging alerto. Payapa na lumipas ang magdamag, maaga silang nagising para mag-asikaso na ng mga gamit at magpatuloy na sa kanilang biyahe patungo sa bundok ng Makisig. Mga iho, iha, sigurado ba kayo sa inyong pupuntahan? Marami ng mga tao ang sumubok na magpunta doon. Subalit ni isa, wala nang nakabalik. Tanong ng lalaki sa kanila. Ayan nga din po yung sabi sa amin ng asawa nyo, pero nais po naming subukan. Maraming salamat po sa inyong paalala.
sagot naman ni Raymond. Wala nang nagawa ang mag-asawa kundi ang pabayaan na lang na umalis ang grupo nila Raymond. Ngunit bago pa man sila makaalis, lumapit pa sa kanila ang babae at merong ibinigay sa kanila na isang maliit na bote na naglalaman ng langis at dalawang kutsilyo na gawa sa buntot ng pagi. Tinanggap naman ito ni Micaela at muling nagpasalamat sa dalawa. Pero bago sila tuluyang umalis, naitanong pa ni Gray kung para saan ba yung langis na ibinigay nito sa kanila. Ayon sa babae, iinit ito at kukulo kung sakali man na merong kakaibang nilalang ang malapit sa kanila. Ang dalawang kutsilyo naman na gawa sa buntot ng pagi ay merong kargang dasal upang maging mas epektibo kapag ginamit nila sa oras ng alanganin. Napangiti na lamang sila sa tinura ng babae, tsaka sila tuluyang umalis. "Hindi ba kayo napabahala?" wika ni Micaela. "Saan naman?" sagot naman nila Lane. "Doon sa sinabi ng mag-asawa. Paano kung totoo? Paano kung ikapahamak nga natin ito?" sagot muli ni Micaela. "Sus, Micaela, huwag ka nga masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi ng iba. Ika nga nila, to say is to believe." Wika naman ni Marie Chris. "Paano kung pagkatapos nating makita, eh yun na pala yung huli?" Sabat naman ni Gray na seryosong nakatingin sa mga kaibigan. "Pati ba naman ikaw, Gray, naniniwala sa mga ganun?" wika ni Justin habang nagmamaneho. "Hindi naman siguro masama ang maniwala sa iba paminsan-minsan eh. Pero syempre, gusto ko pa din naman to ituloy eh. Kaya akin na lang itong isang buntot ng pagi ah, para sigurado." Wika muli ni Gray. "Kung gusto mo, Gray, sa'yo na din itong langis." Natatawang wika ni Raymond, sabay abot kay Gray na agad namang kinuha ni Gray para ilagay sa kanyang bulsa. Ilang oras pa ang lumipas at nakarating na sila sa paahan ng bundok Makisig. So, ayun nga mga master no, sana ay nagustuhan nyo ang bagong kwentong hatid ko sa inyo. Siya nga pala mga master, baka mahilig kayo sa mga crime scene stories or sa kakaibang pagpatay na hango sa totoong buhay. Maaari nyo lamang bisitahin ang Dark Stories. Ilalagay ko ang link sa description box. Sana ay makapunta kayo at makapag-subscribe. Pero syempre, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang pasalamatan ang mga taong walang sawang sumusuporta sa ating channel, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!